Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Ikawalo. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon. Upang matuto kayong magpakumbaba, sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi namaga ang inyong mga paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh, na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kaniyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kaniyang mga utos. Sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain, lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan, sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso, ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pila, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turoang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipot. Kung hindi ninyo pakikinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad na nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata, 9. Pakinggan ninyo, O Israel, ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa inyo at ang mga lungsod na napapaligiran ng matataas na pader. Malalaki at matataas sa mga tagaroon, mga higante, hindi kaila sa inyo ang kasabihang walang makakalupig sa angka ng higante. Subalit, pakatatandaan ninyo na ang Diyos ninyong si Yahweh ang nangunguna sa inyo tulad ng isang malakas na apoy.
sila'y kanyang gagapiin upang madali ninyo silang maitataboy, gaya ng sinabi ni Yahweh. Kung sila'y maitaboy na ni Yahweh, alang-alang sa inyo, huwag ninyong iisipin na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at hindi dahil sa kayo'y matuwid. Kaya mapapasa inyo ang lupaing iyon. Itataboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nga't pakatatandaan ninyo na ibinibigay ni Yahweh ang lupaing ito hindi dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y kayo ng matitigas ang ulo. Huwag ninyong kalilimutan kung bakit nagalit sa inyo si Yahweh nang kayo'y nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Ehipto hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Noong kayo'y nasa Sinai, ginalit ninyo ng labi si Yahweh at pupuksain na sana niya kayo noon. Nang ako'y umakyat sa bundok at ibinigay niya sa akin ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kaniyang kasunduan sa inyo. Nanatili ako roon 40 araw at gabi. Hindi ako kumain ni uminom. Ibinigay niya sa akin ang 2 tapyas ng batong sinulatan niya ng lahat ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy nang kayo'y nagkakatipon sa may paanan ng bundok. Pagkalipas ng 40 araw at gabing pananatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas ng bato. Sinabi ni Yahweh sa akin, tumayo ka at puntahan mo agad ang mga taong pinangunahan mo sa paglabas sa Ehipto. Sila'y nagpapakasama na. Lumihis sila sa daang itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng imahin at iyon ay sinasamba nila. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, talagang matigas ang ulo ng mga taong ito. Hayaan mo akong lipulin sila para mabura na ang alaala nila dito sa lupa. At sa iyo na magmumula ang isang bagong bansa na mas malaki at makapangyarihan kaysa kanila. Kaya bumaba ako mula sa nagliliyab na bundok. Dala ang 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng kasunduan. Nakita ko ang pagkakasalang ginawa ninyo laban kay Yahweh. Gumawa kayo ng goyang ginto at lumilihin sa daang itinuro niya sa inyo. Dahil dito, ibinagsak ko sa lupa ang 2 tapyas ng batong dala ko at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos, nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh at sa loob ng 40 araw at gabi, hindi ako kumain ni uminom dahil sa mga kasalanan ninyo na labi kinagalit ni Yahweh. Natakot ako na baka sa tindi ng galit niya ay puksain kayo. Mabuti na lamang at pinakinggan niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron at ibig na rin niya itong patayin. Kaya nanalangin ako para sa kanya. Pagkatapos kinuha ko ang guyang ginawa ninyo. Sinunog ko ito at dinurog na parang alabok. Saka ko ibinuhos sa batis na nagbumula sa bundok. Muli ninyong ginalit si Yahweh nang kayo nasa Tabera, Masa at Kiburot Hataba. Nang kayo'y pinapupunta na niya mula sa Kades Barnea upang sakupin ang lupaing ibinigay niya sa inyo, naghimagsik na naman kayo. Hindi ninyo siya pinaniwalaan ni pinakinggan man. Simula nang makilala ko kayo ay lagi na lamang kayong naghihimagsik laban kay Yahweh. Nagpatira pa muli ako sa harapan ni Yahweh sa loob ng 40 araw at gabi sapagkat nais na niya kayong puksain. Ito ang dalangin ko sa kanya, Panginoong Yahweh. Huwag po ninyong pupuksain ang bayang iniligtas ninyo at inilabas sa Ehipto sa pamagitan ng inyong walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin po ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng sambayanang ito ni ang kanilang kasamaan o kasalanan sa inyo.
Kapag sila'y pinuksa ninyo, sasabihin ang mga taong ipapasakop ninyo sa kanila na ang mga Israelita'y dinala ninyo sa ilang upang puksain. Hindi ninyo sila maihahatid sa lupaing ipinangako ninyo sapagkat matindi ang galit ninyo sa kanila. Sila ang inyong bayang hinirang, ang bayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan.